Ayan, hello guys, ako si Bart Portea. Kung bago ka lang sa channel ko, please subscribe. Saka like mo na rin yung mga like buttons dyan. Okay? And then ngayon ay i-review natin itong Transcend. Ayan. Transcend Storjet 24H3 1TB. So, product siya ng Elite. Ayan, kung nakikita nyo, Elite. And then ang kagandahan ng hard drive na to ng galing Transcend ay marami siyang feature. Okay, so ang unang-unang pinamagandang feature dito ay siya ay shockproof. So meaning kapag nalaglag mo siya or aksidente na nahagis mo or something, nasa travel ka, nahulog, so hindi mo na siya iisipin dahil shockproof naman siya. So tingin ko naman magiging okay naman kapag may time na mahulog ko rin siya. Pero hindi ko siya tinest na ano, na ihagis o i-drop test, kasi alam mo na may kamahalan din kasi yung ano, yung pagbili nito. Na-approve siya by US military standard. Yun. Pwede rin pala ito isabak sa mga gera, sa mga kasama ng mga army. Kasi yan, oh, tinest siya from US military standard. Yun. Shockproof. And then meron din siyang one touch backup. Ayan. Hindi ko pa natatry kung ano yung one touch backup dahil natatakot din ako na baka mabura yung mga files, pero tingin ko naman ay para siyang refresh. Ayan. And then isa siyang USB type A. Ayan. USB and then type A. And then sa likod nito ay marami pang mga feature. So basahin niyo na lang kapag nakabili kayo nito, no? So number one naman kasi kaya binili ko to ay dahil shockproof. Saka gawa ng Transcend, dahil never naman ako naka-encounter kahit sa mga flash drive nilang maliliit na Transcend na mga issue. Although may mga virus naman, pero madali siyang mawala kapag na-reformat. Pero syempre, kailangan may backup ka dun sa mga file bago mo reformat. Ang meaning nito ay 1TB ay meron siyang 1,000 gig. Okay, 1,000 gig, napakarami nun. Napakarami ng movies and music ang masisave mo sa 1 terabyte kasi 1,000 gig siya. Kung ikaw naman ay isang freelance editor, freelance photographer, o kadalasan nag-e-edit sa laptop o sa desktop, number one ay required ka magkaroon ng hard drive. Okay? Hindi lang Transcend, kundi any hard drive. So, pinili ko lang itong Transcend kasi wala akong problema sa product na to. Kaya, it's a big deal na rin nakita ko na may 1TB sila. Ayan. May layered siya, yan o. Naka-layered. Ito siguro yung nagpapa-shockproof. Pag-usapan natin kung bakit ko siya binili, no? In the first place. Binili ko siya gawa ng dahil sa mode of work na ginagawa ko. Dahil mostly yung mga client na lumalapit sa akin ay mga nagpapagawa ng mga music videos. And then, para ma-maintain ko yung 1080p na videos at sa isang file kasi napakaraming clips ang kailangan ko hanin i-record. So, sa isang project ng music video ay nakakakuha ko ng almost nasa 60 to 70 gig ng pagre-record. Dahil in music video naman ay buong entire kanta yung minsan na kinocover namin. And then, syempre, marami pang take. Kahit okay na yung shot,
inuulit ko lang para mayroon akong pagpilian. So kailangan maraming clips. So ang nangyayari, napupuno yung laptop memory ko. And then kailangan ko ng hard drive. So dito ko na sinisave lahat ng mga upcoming na mga projects sa mga music videos. And then kung ikaw naman ay wedding videographer, nasa events, yan, malaga-malaga din sa inyo to dahil kailangan natin ng maraming space. Maraming space. Okay. And then, saan ko nga pala ito nabili? Okay, nabili ko to sa sikat na bilihan ng mga DSLR dito sa Pilipinas. And then, marami din kayo itong mabibili, mga tripod, mga lumang lens. Ito ay matatagpuan sa Hidalgo, Quiapo, Manila. Doon. So, kapag nasa Quiapo kayo, magtanong lang kayo kung saan doon yung Hidalgo. So, isang ano siya, isang mahabang street kung saan ay makakabili kayo ng mga equipments na kakailangan ninyo sa vlogging, sa pag-video. Okay, so maraming mabibili doon, kahit yung mga lights, yan, mga katulad ng mga hard drive, mga lens, yan. Yung camera kong itong 1200D, ilang beses ko nang dinala doon sa Hidalgo, gawa ng marami na siyang problem. Lalo na itong mga lens. Yan, mga lens. Okay, punta lang kayo doon sa Hidalgo, Quiapo, at marami kayo makikita ang hard drive na Transcend. So, kung magkano siya. Nabili ko to nasa 2,700 yung presyo nito. Well, oh yan, may kamahalan nga naman, no. Malaki na rin yung 2,700 para lang sa isang hard drive. Pero, napaka-worth it kapag once na nagkaroon ka rin naman ito. Okay, good. So, box. Wala na. Actually, bago lang sa akin itong 1TB. Kailan ko lang ito binili? Sa Hidalgo. Same lang din sa una kong pinagbilian. And then, ito yung kauna-una kong hard drive din. Transcend din siya. Yan. So, mukha lang din siyang magkaparehas. Pero itong isa ay may kalakihan ng konti. Yan. Ito naman ay doble dito. Ito ay 2 terabyte. So, 2,000 gig. Yeah, marami na akong nailagay dito. Mga nakaraan ko mga project. Nandito yung Larga, San Pedro, yung mga project ko kila Marvin, kila paring Elvis. Yan. Kahit yung mga lumang video ko nung college ay nandito pa rin. So, dito ko pa rin nasisave yung mga lumang picture, mga old movies. Yan, nasa dito sa 2TB. Yan. And then, ito ay siguro parang backup siya for this. Kung ito ay malapit na mapuno at nahihirapan ako magbura-bura ng mga files, ay meron pa akong mapaglalagyan ito. Okay. And then, plano ko rin bumili pa ng mas marami para hindi naman kawawa yung laptop ko kapag nag-edit. Kumbaga, meron siyang kumbaga, binigyan mo siya ng panibagong brain para mag-process while editing. Yan yung mga hard drive na kailangan itong mga to. Okay, ano ba ang pinagkaiba ng 1TB sa 2TB? Okay. So, pinagkaiba niya, mapapansin mo sa size. Yan, kapag natin yan. Kita-kita nyo naman kung ano yung pinagkaibahan dito. Ito, syempre, mas makapal. Ito yung 2TB. Ito naman yung 1TB. Yan. In the market naman, pihirap pa siguro ako makakita ng 4TB na hard drive.
dahil at kung makakaroon man ng paniguradong napaka expensive yun para sa mamimili. Siyempre tayo mga freelancer naman, ang mga raw files ng mga client natin ay mahalang mahalagang mahalaga, lalo na pag nasa kontrata natin na nakalagay na within 3 months or yung mga ibang mga videographer ginagawa nila lifetime na nasa kanila yung mga raw files ng kanilang mga client. Well, depende naman sa yun kung paano yung magiging policy ng pag-storage ng mga files. Kung tatanungin nyo ako kung worth it bang magkaroon ng mga hard drive, well, for me, is very, very yes. Dahil naranasan ko yung bilis ng pag-edit ko kapag yung mga files ay nandito na, hindi sa direct computer. And then, napaka-convenient din, lalo na pag nasa kasama mo yung client at nag-revision kayo. Yan, pwede rin kayo mag-revision sa ibang laptop kapag premiere yung gamit mo kasi nandito na yung mga kakailanganin. So yan guys, muna ang aking review sa pagiging technology. Yan, gamit yung mga hard drive. At sa mga next na mga i-review natin ay abangan-abangan nila lang. Ayan. So muli, ako si Mark Portaya at maraming salamat sa panonood ng aking vlog. Thank you.